Magandang balita para sa ating mga senior citizen, SSS or GSIS pensioner, kasama na rin ang mga PWDs, malaking pribilehiyo ang naghihintay para sa inyo. Bago natin simulan, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Balita ni Juan. Nang dahil nga sa pagtaas ng mga bilihin, napipilitan ng magtipid at bumili na lang ng mga mabababang kalidad ng pagkain ang mga kababayan natin. Para nga sa mga Pilipinong manggagawa na hindi sapat ang kinikita sa pang-araw-araw, isang mabigat na pasanin ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya naman sa elderly at PWDs, hinihikayat sila ng DTI o Department of Trade and Industry na i-maximize ang paggamit ng kanilang 5% special discount para sa basic necessities at prime commodity sa kanilang online purchase gamit ang telepono, text man o tawag. Ayon pa nga sa DTI, ang 5% discount na ito ay iba sa 20% discount na sumasaklaw sa iba't ibang produkto at serbisyo. Kaakibat ng 5% discount ang mga senior citizen at PWDs, maaaring makapag-avail ng pinakamataas na bilihin ng produkto na nagkakahalaga ng 1,300 bawat linggo para sa kanilang online at offline na transaksyon. Ayon sa Trade Department, upang makatanggap ng discount sa naturang transaksyon, kinakailangan nilang magsumite sa merchant ng kanilang screenshot ID at ipalam na sila ay senior citizen o PWDs bago kumpirmahin ang kanilang bibilhin. May babala rin ng DSWD sa ibang establishmento at pampublikong sasakyan na papatawan sila ng parusa kung hindi sila magbibigay ng diskwento sa mga senior at PWDs matapos nga umani nito ng mga sumbong at paglabag sa batas. Multa at pagsasara ang panukala ng DSWD sa mga establishmento o negosyo na mapapatunayang hindi nagbibigay ng mandatory benefits at pribilehiyo sa mga senior citizen at PWDs sa pagbili nila ng gamot at iba pa nilang pangangailangan. Sa panahon ngayon, importante at napakalaking bagay talaga ng discount sa mga bilihin ng mga senior at PWDs. Kaya naman dapat na i-maximize nila ang pribilehiyo nang sa ganon ay makatipid sila kahit kaunti sa kanilang mga bayarin. Bilang isang senior citizen, ano po ang masasabi nyo? Mag-iwan po kayo ng inyong komento sa ating comment section.